everyone, my name is Yichin Lee Pisano from ECET Nansem 1B. And today's video is all about Experiment 2 or GATE. So let's go na! Para sa ating objective to examine the characteristic and operation of a TTL or GATE, to construct the logic circuit of an OR gate with an expanded input using two input TTL OR gate. Para sa equipment and materials na kailangan natin, 5 volts DC power supply, 1P74LS32 quad 2 input OR gate, 1P5mm red LED, 1P1/2W 220 ohms resistor, 2 pieces of SPDT switch, 1 pieces breadboard and jumper. Para naman sa ating procedure, construct on the breadboard the OR gate circuit shown in figure A. Set the OR circuit to each input combination as shown in truth table A1. Observe and record in the truth table the output for each combination. Using the same circuit as shown in figure A, complete the truth table A2 and A3. So para sa figure B ay same lang din sa figure A ang procedure. So, ito yung ating first figure A. So, ito yung mga component na need natin is yung LED na red, resistor, at yung ating 74LS32 or gate, at yung SPDT na switch natin, which is yung dalawa, at yung ating jumper wire, at yung ating 5 DC supply. So, ngayon naman, ay dumako naman tayo kung paano ko siya connect. So, yung ating resistor ay nakakonect siya sa 3-pin. At yung ating LED, yung positive side niya, ayan. So, yung negative ay kinonect ko siya sa ating ground na negative side. At para sa ating 7-pin, ay nakakonect siya sa negative. At yung ating SPDT, yung ating B, ay nakakonect siya sa 2-pin. Samantala sa ating SPDT AI, nakakonect siya sa 1-pin. At yung ating VCC, or yung 14-pin, ay nakakonect siya sa positive side. At ganun din yung ito ay nakakonect sa positive. At parang ito naman ay nakakonect naman siya sa negative side. So, kapag yung ating input na B at A ay 0, 2, ang magiging output niya ay 0, hindi siya umiilaw. Sunod naman, kapag yung B natin ay 1 at 0 to yung A, ang magiging output niya ay 1, umiilaw siya. Sunod naman, kapag yung ating B ay 0 at ang ating A ay 1, ang magiging output niya ay 1, umiilaw siya din. At last ay kapag ang ating input ay parehas 1, ang magiging output niya ay 1 din. So, sunod naman ay truth table A2. Kapag yung ating B, ayan, kapag ang ating B ay open, ang ating A ay 0, ang magiging output niya ay 1. So, sunod naman, kapag ang ating input na B ay 1 at ang A ay open, ang magiging output niya ay 1. Umiilaw siya. So, dumako naman tayo sa truth table A3. Kapag yung ating B ay 0 at ang ating A ay open, ang magiging output niya ay 1. Sunod, kapag ang ating input na B ay 1 at ang ating A ay 1 ay open, ay magiging output niya ay 1. So, dumako naman tayo sa truth table B. So, kapag 0 yung ating C at naka-0 din yung B, tsaka yung A ay 0, ang magiging output niya ay 0. Ibig sabihin, hindi siya iilaw. Sunod naman, ay kapag yung ating C ay naka-0 at yung B ay 0, tapos yung ating A ay naka-1, ang kanyang output ay 1. Sunod, kapag yung ating C ay naka-0 at ang ating B ay naka-1, at ang ating A ay 0, ang magiging output niya ay 1. Sunod naman, kapag ang ating C ay naka-0 at ang ating B ay 1 at ang ating A ay 1,
ang magiging output niya ay 1. Sunod, kapag ang ating C ay 1 at ang ating B ay 0 at ang ating A ay 0, ang kanyang output ay 1. Sunod naman, kapag ang ating C ay 1 at ang ating B ay 0 at ang ating A ay 1, ang magiging input output niya ay 1. Sunod, kapag ang ating C ay 1 at ang ating B ay 1 at ang ating A ay 0, ang magiging output niya ay 1. At last, kapag ang ating C ay 1 lang at ang ating B ay 1 at ang ating A ay 1, ang magiging output niya ay 1. And that's all.